Hello mga kawak! Ayan! So ang video na ito ay paano magpa-level ng mabilis sa Nightcrow. Ayan, sa mga baguhan ito. Salamat nga pala kay Bulta TV. Ayan, sa pagbigay ng impormasyon. Ayan, paano magpa-level 50 ng mabilis. So dito sa sinulat niya, makikita natin the fastest way to level up from level 1 to 50. Ayan. Ang una ay the fastest way to reach levels 1 to 50 on the server's early days ay main quest. Ayan. Ayan. So, dapat yung mga main quest, lagi nyo muna tatapusin yan. Ang sunod ay party grinding are incredibly fast. Ayan. So, kapag nagme-main quest kayo guys, kasi meron dyang kailangan pumatay kayo ng kalaban. Kunwari, papatay kayo ng 10 kalaban para mag-proceed kayo sa next quest. Kaya nakalagay dito, party grinding are incredibly fast. Kasi pag magka-party kayo, tapos may quest kayo na papatay kayo ng monsters, ayun, mabilis ang inyong pagpatay. Mabilis nyo matatapos yung quest nyo. So, sa susunod ay, spend your money wisely. Yan, bakit naman? The most important thing is to get amount right. Ayan. So, spend nyo daw na maigi yung pera nyo dito sa in-game, ha? Kasi ang pinakamaganda daw ay magkaroon ka ng mount ride. So, bakit? Nightcrow's mount equals attack speed plus damage reduction plus defense. So, maganda pala itong pag meron kang mount dito sa Nightcrow. Hindi ka na magkakaroon ng attack speed, damage reduction, meron ka pang defense. So, ayun ang kagandahan. Kaya sinasuggest dito ni Bulta TV ay kumuha muna ng mount. Yan. Susunod na, main quest provide a lot of experience but involve fighting many monsters. So yan, so mabilis talaga experience pag dinatapos niyo yung main quest. Kaya lagi niyong tatapusin muna main quest. Ayan, bago ang side quest. Ang side quest kasi, kapag tapos niyo na yung main quest, pwede niyo nang balikan yung side quest eh. Ayan. Kaya, sinuggest niya dito kanina, kapag nagme-main quest, dapat may party para mabilis magpa-level. Ayan. So, sunod. Form a party of 5 and progress through main quest quickly, including the intimidate quest that pop up. Ayan, o, diba? So, parang kanina lang, mabilis matapos ang quest kung madaming kaparty. Ayan, mabilis mamatay mobs, mas mabilis matapos ang quest. Kaya sa mga bago dyan, maghanap kayo ng kakilala nyo, magparty agad kayo. Ayan, sama-sama na agad. So, susunod. It takes about a week to reach level 50 alone. Ayan. So, matagal daw mag-level 50 pa nag-iisa lang. So, kailangan talaga may kaparty. If you have many friends studying together, it might be possible in just one day. O, diba? So, one week bago ka mag-level 50 pa nag-iisa ka. Pero, pag may kaparty ka, in just one day. Guys, in one day lang daw kaya. Ayan. Kung sisipagan lang, ha. Kung sisipagan nyo yun, syempre, mahirap din magpa-level dyan. Dami nyong gagawin eh. Pati bago lang tayong lahat, di natin alam kung anong gagawin sa loob. Kaya, ayan, good luck sa atin. Okay, itong susunod ay, you can defeat the boss in the lowest level of Masarta Ice Cave on the first day if there are enough people. So, itong boss na to guys, itong low level boss, yan, mapapatay daw to. Kung madaming tao magpa-participate para mapatay itong pinakamababang level na boss. So, maganda at ang bigay na ang mga items ito, experience, di natin alam. Kung meron din bigay ito dun sa quest, panigurado meron yan. Susunod ay, quickly establish a guild. When the guild reaches level 2, you can receive guild quests. Yan, yan, kaya magtayo agad ng guild yan. Yung mga walang guild, nagsisimula pa lang. Sali na agad kayo sa guild. So, kapag nag-reach daw ng level 2, makakakuha daw kayo ng guild quest. Ayan. Yung mga guild quest na yan, may bigay ding experience yan. So, guild quest rewards include guild coins, guild buffs, announcements, and guild contribution points. So, yun naman pala. Eh. Yun, nakalagay naman pala dito. May rewards. So, guild coins, guild buffs, announcement, at guild contribution points. So, maganda rin kapag kasali kayo sa guild. May makakuha kayong benefits. When guild contribution reaches 8,000, you reach pip grade and can receive old guild buffs. Uy, walang yun.
Parang matagal-tagal yun na. Yung riches 8,000. So, ayun yung kagandaan. Kapag kasali ka sa guild, makakuha ka ng lahat ng guild buffs. Demo ko lang kung anong guild buffs yun, ha, guys. Ha? So, hindi natin ako magbibigay ng attack, defense. Ayan. Mga attack speed. Ayan, yung mga damage. At level 35, you can enter the inn server to debat. From here, find mini bosses, inform their location in the guild chat, and defeat them together to obtain hero items and valuable items. Ayan. So, ayun na kagandaan. Pag level 35, pwede na kayong mag-hunt ng boss, mini bosses. Ayan. So, kapag napatay nyo mga boss na yun, may makakuha kayong mga items. Ayan. Even at level 35, continue doing main quests with a party for rapid leveling. Yan, kahit level 35 daw, guys. Oh. Party lang daw. Wag na daw mag-iiwalay. Ayun nga yung sinabi niya kanina, diba? Kapag nag-iisa ka naglalaro, 1 week ka bago ka mag-level 50. Pero kapag may ka-party ka, it's possible na maging level 50 ka in just one day. Diba? Sabi niya. So, itong si Bulta TV, meron siyang may experience na siya siguro maglaro nitong Nightcrow. Siguro na-try niya dito sa Korea. Kasi sa Korea, guys, itong bagong labas eh. Ginawa lang ulit nilang global parang Mirpor. Yan. At level 50, you can enter the Masarta Basalt Fortress Dungeon. Level 50 ka pa bago makapasok mga dungeon. So, guys, ito nga, pag nag-level 50 ka nga, pwede ka na pala mag-NFT ng character mo. Ayan. So, kapag level 50 ka na, pwede mo siya NFT or pwede mo siyang ituloy. From here, you can obtain Frozen Tears, Glider, Crafting Materials, and Hero Item Drum. So, kagandahan nito, pag nakapasok ka na ng Fortress Dungeon, makakuha ka na daw nitong mga item na to. Itong mga Frozen Tears, Glider Crafting Materials, yung mga pang-craft, and Hero Item Drops. Yan. Ay, nakagandaan pag nag-level 50 agad kayo. So, mabilis kayong makakuha ng item, mabilis kayong lalakas. You need to complete 30 daily quests every day. This gives fixed experience points. So, may fixed experience points pala dito kapag natapos mo yung 30 quests. 30 daily quests. Ayan, dapat lagi niyang tapusin yan, guys. Huwag niyong kakalimutang hindi gawin ang isang quest sa isang araw. Dapat tapusin niyo yung 30 daily quests para mabilis kayong mag-level. Ayan. Sayang din yun kapag nakalimutan niyo yung isang quest, di ba? So, ito sunod. In Server Kill Devat, features many mini-bosses and boss monsters. So, rapid leveling, equipment setup, and getting amount are important. Madami pala dito mini bosses and boss monsters sa in server Kill Devat. Monsters in server Kill Devat give golden skills which are expensive early on. Oba. So itong golden skills, guys, yan, tandaan niyo yan. Kapag nakakuha kayo nan, tago niyo lang kasi expensive daw yan, expensive. Yan. Golden skills are materials for making gems. So, yan gems. Yan. Binebenta din yan, guys. So, ito at level 35, choose prosperity for your profession and make plus 5 gems to hunt on the fifth floor of Frozen Tears before anyone else. From the fifth floor of Frozen Tears onwards, many epic items drop. Oh! So, marami daw items ang makakuha. Yan. Kaya itong sinasuggest niya Bulta TV. Yan. Na kapag level 35, piliin daw yung prosperity. So, pabili, ano pala to? Paunahan pala to, guys. So, pauna makakuha ng items. Dahil daw epic items dun sa lugar na yan. So, ayan lang ang binigay ni Bulta TV, guys. Ayan. Kung paano magpa-level, ay ba't paano magpalakas. Ayan. Kung anong gagawin at kung anong bibilin. Yan, guys. So, unang-una yan, bumili agad kayo ng mount. Huwag nyo kakalimutan. Huwag nyo sasayangin ng pera nyo. Bili agad ng mount kasi madaming bigay. Attack speed and damage. Madaming attributes na bigay ang mount, guys. So, lagi mag-party. Huwag mag-solo leveling. Ayan, huwag mag-solo. Nako. So, lagi kayo magpa-party. Hanap kayo ng party. And guild. Ayan, ha. So, huwag nyo kakalimutan din yung guild. Sali kayo ng guild para makakuha kayo ng guild quest. So, may dagdag experience din and items. So, mga rewards. Kaya, huwag nyo kakalimutan yan. So, level 35. Ayan, pwede na kayo pumasok ng Kill Devat. At level 50, pwede na kayo pumasok sa Masarta Basalt Fortress. Ayan, makakuha kayo dito ng mga items. Ayan, so, ayun na. Ayan, maraming salamat kay Bulta TV sa pagbigay ng information na to para sa mga baguhan dyan.
At ngayon lang maglalaro ng Nightcrow katulad ko. Ayan. So, ito ang ating guide. Paano magpa-level ng mabilis sa Nightcrow? So, good luck guys. Bukas, yan, March 12 PM. Mag-o-open na ang Nightcrow. See you guys sa C-Server. Thank you sa panonood. Ayan. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe guys and like na rin. At i-share itong ating video. Salamat sa panonood guys and goodbye mga kauwak. Walang ya.